welcome back po sa aking channel. Para po sa mga bago pa lang sa YouTube channel ko, pakiclick na lang po ang subscribe button. So today po, ang lulutuin natin ay palitaw. Mga kailangan po natin ingredients sa palitaw is niyog. So sabihin niyo po dun sa nagkakayod ng niyog na pampalitaw yung gagamitin niyo para hindi nila masyadong kayurin, para puti yung niyog. Tapos, ito po, yung malagkit o yung tinatawag natin ng buto ng spice. 2 cups of water, tsaka po kailangan din natin dito ng white sugar at tsaka ng sesame seed. So, first step po natin is ilalagay po natin itong malagkit dito sa ating mixing bowl. So, para po sa kompletong ingredients ko kung paano gagawin itong palitaw, pakiclick na lang po ang description box below. Okay? Okay, so, huwag niyo po basta-basta i-add yung tubig. So, parang konti-konti mo na i-add yung tubig. So, wala na kayo mag-ilalagay yung buto ng spice lang. Tapos, haluin natin hanggang mahuha natin yung texture na gusto natin. Siyempre, huwag niyo rin pong kalimutan na maghugas ng kamay. Makala mo po na malinisyo ko kanya. Kasi mamaya, i-hulma natin siya na parang oblong. Tapos, habang ginagawa natin ito, nagpapakulo na po kami ng mainit na tubig. Kasi kapag tumulo po yun, nilalagay, ihuhulog na natin yung palitaw. Kaya siya tinawag na palitaw kasi kapag luto na siya, nilinaw na siya dun sa kumpulo. Galing, no? So, ayan, ano ulit. Okay, so pakita ko mamaya sa inyo kung ano dapat yung texture ng okay. So guys, nagdagdag po ko ng kalahati pa po. Half cup po ng water. So bali yung nagamit po sa total of 2.5 cup of water. So kung makikita niyo po, ganyan na yung consistency. So kapag ganyan na siya, pwede na natin siya. So kakamayin ko na po as usual. Pero huwag yung galalanin kasi may mga ngayon. Yan ang konti dito. Kali na parang hindi siya. Forma natin niya na so madali lang itong gawin itong palitaw at saka bukos madaling gawin pwede na rin siyang pang business actually ngayon so ihulman niyo siya na anong klaseng gusto niyo may iba ginagawa yung palitaw na pinul tapos nilalagyan nila ng sabaw pero ito yung ang gagawin natin is yung traditional yung palitaw tapos pinasunod sa okay, so ito na po guys yung ating mga lahulma na mga palitaw. And then, ang next po natin na gagawin is ihuhulog na natin siya dun sa kumukulong tubig. Okay? Alright, so guys, ayun po. Naghulog na po ako ng mga 5 piraso ng palitaw. So sabi ko nga po, diba, una lulubog muna siya and then malalaman mo na luto na siya kapag lumutang na siya. So katulad ng isa na yan, lumutang na. So that means luto na siya. Kukunin na natin siya. Okay? Alright, so guys, nakuha na natin yung first type po na sinalang natin doon sa tubig. And then after po nun, kapag nahangon na natin siya, papalagulungin lang natin siya dito sa ating niyog. Tapos, i-arrange na po natin siya ng ayos dito sa plate. Medyo ganyan na lang po natin ang design. So, yan po. Ganyan kasimple, ganyan kadali na magluto ng palitaw.